kanya kong bumilis ng tilapia. Kasi mostly, kasi pag bumili ako ng tilapia sa market, pinanilinis ko na. Ngayon, bumili kami ng frozen tilapia. Kaya ngayon, tatry ko siyang linisin. Ako ang maglilinis. Kasi every time na nalili ako ng tilapia, or kahit anong isla, yung maglilinis ko na doon sa market. Natasik yung kaliskis. Ang ginagamit ko pong kaliskis yung peeler. Ayan, yung ano ng peeler. Ang gilid ng peeler. Ang first time ko talaga siya maglinis ng tilapia. Napurol yung bunting ko. Hindi makagupit na matigas. Hindi makagupit na matigas. Try natin. Damitan natin sa kapatsilyo. Alisin mo yung fairness. Samantalang dun sa market, ang dali-dali lang nilang linisin ng tilapia, ang isda. Saan pala, bibili ako ng bunting ng zanita. O matigas ng bunting. Nag-reviera pa lang siya talaga. Mapaisa na tayo.
problema lang yung gunting ko is mapuhon. Medyo mahirap siya, in fairness. Pero at least kaya ko siya minisip. Tigas naman. Parang yung puso mo matigas. Char. Mahirap pala malilinis ng isda. Hindi lang siya natanggal ha. Kasi napurol yung mga pinagamitin. Aray. Actually, kanina sinimulan ko na siya o natanggal na yung bunto. Kasi inantok ako, natulog muna ako bago ko siya binalikan. Kasi kanina medyo matigas pa siya frozen. Sana magpagtagumpay ako ito. Kasi kung masarap yung nabili kong tilapia, uulit ako kasi ang hirap maglinis. Kailangan hiwain natin yung tiyan para matanggal natin yung lamang loob. Sunitin natin yung malambot ng part lang. Kasi matigas, hindi ko talaga siya magugulit. Kasi matigas.
So, hindi ko pa naman siya lulutuin. Nililinis ko lang. Bibili muna ako ng bunting na matalim. Kasi luma na tong bunting ko na ito, kaya siguro mapurol. Ginagamit ko kasi kung saan-saan. Kaya siguro pumurol. Hindi, magtatanggalin natin yung asan. Simpanin mo ng kapitsito. Pero natigas talaga pong ano? Terapia. May kanilang kapitsyon. Parang piling ko masusugatan yung aking kamay. Unlike yung bumibili na ako na malinis na. May pinapalinis ko sa market. Please, pagdating ko dito, hugasan ko na lang siya. Ngayon ako lahat. Tanggalin ang kaliskis ng asang laman loob. Mahirap pala. Parang yung puso mo mahirap makuha. Char. Mahilis na natin. Pagkasalagin natin sa mga. Pangit na yan pag may ano. May mga paliksi. Dahil natanggal na natin yung hasang niya at saka yung ibang paligpit, hugasan na natin siya mabuti. Kailangan na inisin natin siya mabuti para hindi siya malamsa at niluto natin. Pero bago ko siya lupuin, kailangan magtanggal natin yung kanyang mga paligpit. Bibili muna ako ng gunting na matalas. Para sa susunod, marunong na talaga ako. Malinis na malinis na siya. Kailangan talaga tanggal yung mga ano sa loob. Yung bibig niya, kailangan natin linisin mabuti kasi mahilas. Kailangan matanggal natin yung dulas ng bibig. Thank you.
yun, ibabalik natin siya sa planggana, tapos lalagyan natin siya ng salt. Kamihan natin. Tapos lagyan natin siya ng vinegar. Para malinis talaga siya. Para matanggal yung lansa niya. Isusok natin siya ng may suka. Kailangan kasi matanggal talaga yung lansa niya. Kailangan paglagay natin sa ref. Malinis na siya. Pagkatapos sa supa, hugasan ulit natin siya. Malinis na yung loob ng ating tilapia. Tapos yung bibig niya hindi na madulas. Tapos na tayo maglinis ng tilapia. Ngayon naman gagawin natin, lilinisin natin mabuti yung pinaggamitan natin para hindi na malansa. Ngayon naman lilinisin natin yung pinaggamitan natin. Kasi pag hindi natin yung nilinis mabuti, malansa. Lapan natin, tapos itatapon natin siya sa labas mamaya, sa basurahan sa labas. Thank you.
Thank you.